goods. For beginner bike, gusto mag-upgrade, goods. Presyo, goods. The designs, good. So para sa akin, I personally recommend this bike, lalong-lalo na kung mahilig ka sa classic at gusto mong mag-big bike, lalong-lalo na din sa mga babae or mga lady rider. This is built for you. So yan mga kamot-mot. So for today's episode, honest full review with Eliminator 450 by Kawasaki. So this is the 2024 model ng Eliminator. So yan, tingnan natin kung anong may bibigay na experience sa atin itong bike na to, the Eliminator 450 ng Kawasaki. So let's go, tara, subukan natin to. So before that, pag-ipari ko sa inyo yung engine sound. So stock pipe, kasi 69 pa lang, 69 odo pa lang. Ayan. Okay, so tara, let's go mga kamot-mot. So nag-aabang ka na ito, kasi alam ko bibili ka na ito eh. Hindi ka lang sigurado, hindi lang nakukumpleto yung ano mo sa sarili mo na, oh, bibili na ba ako? Ito, panoorin mo to. Honest review ah. Meron naman ako lagi akong honest eh. Wow! Nice! Yo. Ang bilis niyang i-lean or lilipat ka ng lane. Ang bilis lang niya, hindi mo na masyado kailangan ng sobrang effort. So pag lilipat ka ng papuntang kanan, ganun lang. Oh, ang bilis. So nakaano ako, yung position ko, I think parang semi-forward control. So hindi to talagang forward control. So semi lang siya. So ipapakita ko mamaya siya, sabi ko. Nice. Lakas pa na oh. The brakes, front brakes. Oh, grabe, responsive ng brake, sarap. Oh, galing. Sarap agad. Oh. Nice, para sa cruiser bike ah. Beginner bike. Sulit. Oh, galing, nakikik talaga yung ano niya ha. So second gear ako, ramdam ko agad yung ano, power nyo sa paakyat. Nice. Yes. Nice baby. Hindi ko lang siya mahilin yung todo kasi yung ground clearance niya sobrang baba, so nasa 150mm lang yung ground clearance na ito. Nabubulo ako sa excite, no? Napaka almost brand new, so 70 kilometers na. Grabe. Grabe liko, gaan. Ang bilis niya ng liko, grabe. Napakagaan. Solid. Hindi ka matatakot magpatakbo ng bilis. Ayan o, segunda. Ang bilis pa ng ano, ng shift. So hindi mararamdaman na nag-shift ka.
sobrang bilis ng transition ng gear. O shift gears niya, parang hindi ko mararamdaman, walang ganoon, parang ano, parang jerky, wala siyang ganoon. Nice. Brakes harap, goods. Maasahan mo talaga. Tumatakbo ko sa mga corner ng 60 plus eh. Ang bilis ng ano, hinto. Nice. Okay. Ayan ah. Nakakatuwa. So yun lang yung ano lang dito. Huwag kang masyado mag-lean kasi ang ground clearance ito 150. So medyo mababa, baka sumayod yung foot peg mo o yung footrest mo. May slide ka. So may nakita na agad ako, may naramdaman na agad ako na cons. So mamaya sa walk around ulit, sabihin ko yung cons. Lambot ng shock sa likod. May na-drive ako na classic bike, sobrang stiff nung shock sa likod. Masakit pag nagba-bounce. Masakit sa likod. Yung spinal mo parang nararamdaman mo nag-tumasagad. So ito wala, hindi ko maramdaman siya. Ayan. So pwede ko siya talaga compare sa mga na-drive ko na ibang classic bike. So this one is good. Nice, baby. Okay. So yun lang, talagang medyo nakakatakot kasi medyo mababa yung ground clearance niya. Kunting baba ko lang ng paa ko, sumasayad na eh. So yun lang, pagdating sa mga corner, hindi ka masyadong pwedeng mag-loon kasi pwede kang ma-slide. So yun. Pero kaya ko naman isailing ng sob ng ano, ng base lang dun sa ground clearance. Nice. So hindi ko na kailangan takbutan na sobrang layo para maramdaman ko yung makina, hindi. Or maramdaman ko yung bike, kung anong capability ng bike. Hindi ko na kailangan takbo ng sobra-sobra yung layo. Sapat na rin sa, ano, sa twisties, stretch, uphill, downhill, o yung mga steep road. Sapat na rin ito. Kita ko na agad yung, ano, yung capability ng bike. Oh, by taking, maganda. Hindi ka mabibitin. Nasa second gear ako eh. Hindi ka mabibitin talaga. Nice. Eliminator. Good. Kawasaki. Nice build. So alam ko, pinipace out na nila yung 400. Ito na yung ating magiging big bike entry nila eh. Nasa break-in period pala to. Parang pangaramdam ko, hindi na eh. Ayos. Tapos yung clutch niya, grabe, lambot. Oh. Lambot ng clutch, parang hindi ako nagka-clutch. Then the handlebar. Goods ang handlebar. Hindi naman naka sobrang taas, hindi naman sobrang baba. So goods. Tapos hindi naman naka-move forward, hindi naman sobrang backward. So yung leverage niya sobrang ano, sobrang maganda. Yung wide, yung ano niya, yung handlebar, yung pagkaka-wide niya o pagkaka lagay sa kanya. Ano, sobrang ano naman, sobrang okay naman siya, hindi naman sobrang
narrow ng handlebar, hindi naman sobrang lapad, unlike sa mga sa mga ibang bike na malalaki na sobrang mga nakaganyan, naka 9 bars. Hindi, ito talagang dahil sa cruiser bike siya. So napaka sobrang pasok na pasok sa mga Philippine or sa mga Asian height, kasi yun talaga, parang ginawa talaga tong bike para sa mga Asian, sa tingin ko. So try natin ang konting stretch. Ayun, maamot-mot, hindi top speed ha, stretch lang. Titingnan ko lang yung yung power band ng makina. Dulo rin pala to. Nasa isip ko hindi siya ganun kaano sa dulo, pero meron. So na around 50 na yata yung takbo ko eh. Tapos yung 5th gear around nasa 8,000 to 9,000 RPM. Hindi ako nagkakamali, or baka nagkakamali ako, pero malakas. Meron siya. Kaya niya siguro mag 180 or 190. So bigyan natin to ng makatarungang review. Honest review lang. So yun, alam ko, hindi ito sponsored bike, hindi ako binayaran para bigyan ng mga magagandang review itong bike na ito. This is a 100% based on my experience and based on my actual riding this bike. Okay, so this is the 2023 or 20 ano kasi ito, nasa middle na siya eh, 20, pero I think 2024. So this is the 2024 Eliminator 450 by Kawasaki, the newest unit ni Kawasaki. Hindi lang the newest or update, the newest build ni Kawasaki. So this is the Eliminator 450. So this one is the standard version. So meron tong special edition na colorway niya is black, and this one is the gray. So ang pagkakaiba lang naman ng special edition is meron siyang additional pairing sa headlight, or yung cowling niya rito sa headlight. Nagkaroon siya ng more on tawag nito, more on classic design. And also meron siyang additional na USB charger dito sa may left, left side. So yan lang ang pagkakaiba nilang dalawa. The rest, the same na sila. Specs, pictures ng bike, so same na sila. So this one. So para sa akin, bago ko bigyan ng review yung bike, itong una kong masasabi sa bike na to. I personally recommend this bike, lalong-lalo na sa mga beginner, sa mga gustong mag-upgrade or matumalon ka sa beginner big bike. So this one is I personally recommend. Bakit? Unang-una sa power, 2 sa torque, then 3 sa speed. So lahat yun may laman. So sa torque, hindi siya ganun kalakas sa torque. Sa speed, meron siyang pandulo. So nakikita niyo sa video, napatakbo siya ng 150 plus at 5th gear. And the power, so nararamdaman kong power. Pero ang sweet spot dito is nasa 4th gear. So yun ang gusto ko rito. Meron siya lahat eh. May speed, may torque, then may power. And also the design. Cruiser bike, classic. Di ba? So ibigay ko sa inyo yung specs na itong bike na to. So this one, ang bigyan ko yung hint. So ang talaga nito, the Eliminator 450, dapat talaga hindi yung 450, 400. So dapat talaga ang ilalabas nila is the engine ng Ninja 400 or and Z400. So dito nila ilalagay. Pero nabago yung plano nila. Naglabas sila ngayon ng 450. So this one, yung engine nito hindi siya same ng Ninja. Ito is a new build ng Kawasaki na 451 or 450.
So yun ang meron ito. So 451, actual ah, 451cc, 6-speed, 4-stroke liquid cool engine with a maximum power of 49 horsepower at 10,000 RPM and 43.7 or 0.2 newtons of torque at 7,000 RPM. So let me go straight sa inyo mga kamot-mot. Alam ko, this is the closest rival of Rebel 500. So pagkakaiba lang nito, wala akong binapanigan. Medyo lamang lang to sa horsepower. This one is 49 horsepower and the Rebel is 45 horsepower. So pagkakaiba lang yan, design wise, kung ano matipuhan mo, then the price. So price na ito is 360 on the standard, this one, and the special is 380. So the black one, in sinabi ko nina, may cowling, then may extra na USB charger sa harap. So yun, and the Rebel is 399, I think. So ayun, hindi ko sinisiraan ng Honda, hindi. Sinasabi ko lang na this one is the closest rivalry ng Honda Rebel. So meron akong nito, yung comparison ng dalawa. Hanapin nyo na sa video ko. And also, this one is a liquid cool. Yun, sinabi ko na yan, a liquid cool engine FI. And meron tong 32mm throttle bodies. So parallel twin. Okay mga kamot-mot. So pasadaan ko rin yung mga nito, yung brakes, yung tires. So sa tires, meron tong 130 by 70 by 18. Ay sorry, tama, by 18 tire diameter na IRC. Then equipped din to ng single disc 310mm diameter with 2 piston Nissan brake caliper. So maganda yung braking nito. Random ko kanina sa ABS. And sa rear meron tong 150 by 80 by 16 tire diameter IRC. And 214 this diameter ABS with 2 Nissan brake caliper, 2 piston. So maganda. And equipped to ng 2 standard telescopic shock with adjustment ng rebound. So yun. So mapapansin mo agad, ang unang tingin mo dito sa likod, para siyang maliit na Vulcan 650 sa kahawig na kahawig. Yan. And also meron tong I think 17 liters. So ilalagay ko yung full specs ng bike para may babalik-balikan kayo. And also this one is have a seat height of 735mm I think, and meron tong ground clearance na 150mm na ground clearance. So ayun, pasadaan ko rin, all LED na turning light, headlight, rounded headlight, so na-retain yung classic. And meron tong turning light sa likod and tail light na LED parehas. Yan. And also this one na nabago sa akin, nakita ko, meron tong rounded na digital display panel sa harap. This one. Okay? So nagpapangit lang dito, ito. Yung mounting ng ng plate. So ito. Yan lang. Eh kailangan kasi. And also this one is naka-bar end, pero sa stock talaga is meron tong side mirror na standard. So nilagyan lang ni owners ng bar end mirror. Pero yun, shoutout muna kay Sir Jason for letting me review the bike, yung Elevator 450 mo. So 2 days old. So kanina bago umalis, ilan yun? 65. So ngayon 86 na. So yun, punta na tayo sa pros and cons. So pros muna. So pros, beginner bike, friendly beginner bike, goods. Design, gusto ko design cruiser classic, goods. Torque, hindi ka masyadong magugulat, hindi ka masyadong makakabitaw. Friendly talaga sa beginners, goods. Power, ang ganda rin ng power. So mararamdaman mo yung yung pinaka sweet spot at fourth gear. Maganda doon. Less vibration. Pero sa first to third, mararamdaman mo around 6,000-7,000 RPM. May vibration siya sa handlebar. So, yon. And speed.
Sa tingin ko kaya nitong ano, pumunta ka ng 180, 190, depende sa rider and depende sa road condition. So kanina pinatakbo ko nasa 150, 151 at fifth gear. So I think mga ganun, kaya nito 180 o 190, depende sa rider. So meron din siya. Yan. Kung ikaw ay rider na hindi naghahabol ng sobrang lakas, hindi ka naghahabol ng sobrang adrenaline or takbuhan sa agaran, at mahilig ka sa classic bike, this one I recommend the Eliminator 450 ng Kawasaki. So yan, yan ang gusto ko. Braking, gustong gusto ko yung braking. Responsive yung braking sa harap, sa likod, powerful yung braking sa likod. So hindi ka mabibitin kahit magpatakbo ka na mabilis. So okay, hindi ka masyadong matatakot kahit medyo mabilis ka ng konti dahil sa braking niya. So ang handlebar, gustong gusto ko rin yung handlebar kasi hindi siya masyadong narrow, hindi rin siya masyadong wide. So katamtaman lang para sa mga Asian height or sa mga Asian build, and hindi siya naka-forward, hindi rin siya masyadong naka-backward. So na, parang katamtaman lang ang kanyang setup. And also, hindi siya ganun ka-ano, hindi siya ka-forward control. So nakasi may forward control lang ako. So ang forward control kasi, yung sinasabi ko kanina while riding, nandito yung paa mo, tapos nandito yung braking mo. So ito, nakasemi lang siya, para nasa gitna lang. Kasi yung standard nandito, katapat na nito eh. So ito, nasa gitna, then the forward control. So yun ang sinasabi ko. Yun. And also, the pros, napaka-mild niyang gamitin. Nag-enjoy ako. Sa corner, mabilis ang iliko. Parang effortless ang mga likuan ko. Nag-enjoy ako, naka-smile ako habang nagliliko. Gusto ko. The cons. Yun. Sa cons tayo. So ito, sabi ko honest lang eh. Cons ko, yun nga, meron siyang vibration from 1 to 3. May vibration siya around 7,000 RPM. Usually kasi sa mga bike na ganun, pag tumas ang RPM mo, dapat less vibration na. So ito meron siya. Kaya nasabi kong sweet spot yung fourth gear. Kasi nandun yung sobrang mild na. Wala ka namang kararamdaman vibration. So yun yung medyong cons ko lang kasi magnanumb yung kamay natin yan while on long ride pagka ganyang nagbabibrate. Okay? Then the second cons ko is yung tires. Yung tires sa harap and sa likod medyo madulas. So while nagliliko ako, ano siya eh, madulas talaga ramdam ko, nadudulas ako. Kaya hindi ko masyadong mai-full. Lean ng bike, hindi ako masyadong komportable sa tires, madulas at medyo mababa yung ground clearance nito. Ayan o, yung ground clearance niya nakaganyan, pag umupo ka pa medyo bababa yan. So yung leaning mo is limited lang, tapos yung tires mo pa medyo madulas, kaya yun ang cons ko kasi stock tire to eh. Pero pwede mo naman palitan yan aftermarket, pero as is mabibili mo siya. Yun ang cons ko. The tires. Medyo madulas. So yun. Yun lang naman yung cons ko. The rest, goods. For beginner bike, gusto mag-upgrade, goods. Presyo, goods. The designs, good. So para sa akin, I personally recommend this bike. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa classic at gusto mong mag-big bike. Lalong-lalo na din sa mga babae or mga lady rider. This is built for you. Okay? So yan, hopefully may nakuha kayong tips and idea sa bike na to. And for today's review, the honest review of Eliminator 450 by Kawasaki. So comment nyo lang dyan sa video ko kung ano yung masasabi nyo. Okay? So bago magpaalam, gusto ko muna magpasalamat siyempre kay Sir Jason for letting me review the bike. And also gusto ko magpasalamat sa Kenken Motorcar Insurance for my sponsor jersey. Yan, sa mga gustong magparehistro, may problema ka sa mga sakya nyo, puntahan nyo lang yung page. Kenken Motorcar Insurance, ilalagay ko description dyan sa video sa baba para mapuntahan nyo yung kanyang page. And also shoutout sa mga grupo ko, Big Bikes, Cavite Big Bikes Club, and CBRC, Cavite Bristol Riders Club, and Southwood Rebs Laguna, and the Suzuki Big Bikes. Okay?
So hanggang sa susunod na episode, so sana may na akong tips and idea. So din sa ayaw on, see you the road. Peace out.